Girian sa West Philippine Sea, patuloy na nagdudulot ng pangangamba sa mga katabing bansa. Nakasali na naman ang Estados Unidos sa alitan ng Taiwan at ng bansang China. Kahit noon pa man, nasangkot na ang bansa sa giyera ng Vietnam sa Afghanistan nung sinalakay ito ng Soviet Russia. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit tila palaging kasali sa gulo ang Estados Unidos. Mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na bagamat palaging halo sa labanan ng Amerika, dati itong neutral sa digmaan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Bagamat may layo na 12,000 kilometro ang lupa ng Amerika mula sa West Philippine Sea, makikita ang puwersa ng militar nito sa rehiyon. Ngunit kaila sa marami na ang lahat ay may dahilan. Ayon sa US Department of Foreign Affairs, taong 1964 nung nagsimulang magpadala ng mga sundalo sa Vietnam ang Estados Unidos. Ayon sa ulat, bukod sa mga suportang armas at sandata, sobra sa 8,700,000 ang nadestino, halos 60,000 ang napatay at sobra sa 100,000 ang sugatan. Taong 1979, ang ulat ng AP News, nung sinalakay ng mga Soviet Russians ang Afghanistan, sinuportahan ng Amerika ang mga mujahideen, binigyan ng grupo ng armas at sandata. Bagamat marami pang labanan ang sinalihan ng Estados Unidos, sa Iraq at Libya, sa Israel at Syria, medyo mas mainit ang dugo nito ngayon sa China at Russia. Magugulantang ka sa maririnig mo na simula ng 20th century o ng 1900s, hindi ito ang pananaw ng Amerika dahil naging neutral sa digmaan ang bansa. Kung hindi ka makapaniwala, ito patutunayan ko sa iyo sa pahayag ng politiko. Sinabi na noong sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, taong 1914, nagdeklara ang Estados Unidos na ito ay magiging neutral. Hanggang sa isang telegrama ni Zimmerman na pagbantaan ang bansa at doon lamang nakasali sa giyera. Matapos ang digmaan, muling tumalikod ang bansa sa mga labanan at binigyang pansin ng pamahalaan ang ekonomiya. Kaya paglipas ng ilang taon, naging isa sa pinakamaunlad na nasyon ang Estados Unidos. Nasaksihan ng buong mundo na kailangan ng mga bansa ang kapitalismo upang umasenso. Dahil dito, tumanggi ang mga kano na sumali sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sabi ng Holocaust Memorial Museum na nung nagsimula ang World War II taong 1939, nangako ang Pangulo ng Amerika na mananatiling neutral ang buong bansa. Heto pa ang patunay sa State Department na noong mga 1930s, isinagawa ang batas na hindi makikisali ang Estados Unidos sa digmaan ng mga dayuhang bansa. At dito nabuhay ang isolationist movement na may adhikain na bukod sa panitiling neutral ang Amerika. Sa kasundo ang Lend-Lease Act na pagpasyahan na magiging isang supply ng armas ang buong bansa. Subalit sa gitna ng digmaan, taong 1941, nagbago ang lahat nung inatake ito sa Pearl Harbor. Ang dating neutral ay naging brutal sa pagbagsak ng mga bombang atomika. Matapos ang digmaan noong taong 1945, habang salanta pa rin ang ekonomiya ng buong mundo at naghihirap ang lahat ng mga bansa, mayroong isa na nakaangat na mas mabilis kumpara sa lahat ng nasyon. Ang biggest arms dealer sa buong mundo, kinilala noon ng Amerika bilang Arsenal of Democracy. Sino ba ang tunay na kalaban ng Amerika?
ang sobrang pagunlad ng Estados Unidos habang nagaganap at nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay sanhi ng matinding kapitalismo sa bansa. Ang sistema na kung saan ang mga grupo ng tao na may hawak ng malalaking pera ang siyang nagpapatakbo sa ekonomiya ng isang bansa. Ito ang mga may pera na nagmamay-ari ng malalaking pabrika at tandaang paggawaan na may libu-libong manggagawa na gumagawa at nagbebenta ng armas at sandata sa mga kaalyansa. Batay sa prospect.org, kapitalismo ang naging paraan kung papaano nagwagi ang Amerika noong digmaan. Pinanindigan sa bansa ang magandang relasyon ng paggawa ng armas at ng malayang demokrasya. Ito ang ulat sa This is Capitalism na ang sandata upang makamit ang demokrasya ay ang kapitalismo. Ayon naman sa The Balance, pinahiwating ng isang economist na magkakaroon lamang ng demokrasya kung ang lipunan ay kapitalista. Sa makatuwid, pinayag mismo ng US Embassy na kadalasan ang ekonomiya ng Estados Unidos ay tinuturing na isang kapitalista. Kaya nung matapos ang ikalawang digmaan, tuluyan ang nakamtan sa Amerika ang pinakamasaganang ekonomiya buhat ng kapitalismo. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroong isang balakid sa sistema na nagpapayaman sa mga kapitalista. Ito ay walang iba kung hindi ang komunismo. Ang sabi sa Times Record News na batay kay Karl Marx, ang tinaguriang ama ng komunismo, ang sumulat ng Communist Manifest na ang wawasak sa kapitalismo ay ang komunismo. At alam ito ng Amerika. Kaya noong taong 1947, inaprubahan ang tinaguriang Truman Doctrine. Ang sabi ng pamahalang Amerika na inaprubahan ng dating Pangulo na si Harry Truman ang Truman Doctrine na nagsasaad na tutulong ang Amerika sa mga demokratikong bansa na namimiligro sa puwersang authoritarian. Ayon sa pahayag, kung magwawagi ang komunismo sa bansang Gresya, magiging peligro ito sa estabilidad ng bansang Turkey na makakaapekto rin sa politika ng Gitnang Silangan at sa seguridad ng Estados Unidos. Kaya mula pa noong una, kapag napansin na kumakalat ang komunismo sa ibang bansa, nandiyan agad ang Amerika. Kaya naman palagi itong nakikialam sa maraming gulo. Kung sasagutin ang tanong na sino talaga ang kalaban ng Estados Unidos, China ba o Russia? O marahil ang dalawa? Subalit mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na nung natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, naging magkasosyo ang tatlong bansa. Nagkaroon ng magandang ugnayang politikal, militar at ekonomika ang Amerika, China at ang USSR. Ngunit bawat hakbang ng mga komunista na ilaganap ang komunismo, nagbabalik ang alitan ng tatlo. Kaya marami ang nagsasabi na hindi talaga ang China o Russia ang talagang kalaban ng mga Amerikano. Bagus, ang tunay na pinangangamba ay ang paglaganap ng komunismo sa Estados Unidos. Kung magkakaganon, masasaksihan ang pagbagsak ng sistema ng kapitalismo sa Amerika na parang dugong buhay na dumadaloy sa maraming ugat ng lipunan at nagbibigay lakas sa kanilang ekonomiya. Ito ang pinakakinaiingatan sa Amerika, ang malaya at maluhong pamumuhay sa kamay ng isang demokrasya, kilala ng marami bilang The American Dream. Kung pag-iisipan, natatalo ng baril ang anumang hukbong sandatahan, nagagapi sa mga pasabog kahit milyong kawal. Ngunit ang prinsipyo ng komunismo, kung tago sa puso ng mga komunista, ay hindi matitibag ng kahit anong bomba. Anong aral ang mapupulot dito? Ang girian sa WPS na nagdudulot ng pangangamba ay hindi maiiwasan kung walang paraan na naiisip ang mga makapangyarihan kung hindi karahasan. Subalit kung ang lahat ng tanong ay may kasagutan, nararapat lang na isipin na lahat ng pagkakataon ay may dahilan. Mantsakin mo kung ang bawat tinig ay pakikinggan at lahat ng reklamo ay tutugunan, walang pagtatalo ang ahantong sa anumang kasamaan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi.
sa tunay na kalayaan.